bukod sa YouTube channel natin, magagawin tayo dito ng LED TV. Ang brand na ito guys ay Sharp, ayan. So balik, naka front camera tayo, kaya baliktad lang yung brand name. So ito ay 40 inches na LED TV guys. So ang problema nito, hindi na nagpa-power on, so blinking lang siya. So andito pala tayo ngayon guys sa Cavite, sa bahay ng ate ko. So walang yung tao dito, nasa probinsya lahat. So kami dalawa lang ng kapatid ko yung pumunta rito. At pasensya na rin kaya kung ngayon lang ulit tayo makapag-upload ng video, kasi 3 months kasi tayong nasa probinsya. So andun din kasi mga kapatid ko. So shoutout ko na lang din yung mga kapatid ko, pamaking ko, tsaka yung tatay ko dyan sa San Roque Northern Samar, at yung mga kambagana ko dyan, tsaka yung lolo at lola ko. So eto guys, sabi ng kapatid ko, nung ginagamit nila, bilang namatay tapos nagbi-blinking red na lang yung itong indicator niya. Yan. So gagawin natin guys, isasaksak natin yung unit, yung TV, ayan. Tapos tignan natin. Ayan guys, naka-standby na siya. Yung power button nito nasa likod guys, yan. So pa-power on natin. Ayan. Ayan guys, nag-green oh. Tignan natin kung magkaka-display. Maintain lang natin. So wala pa rin. Ayan guys, napansin nyo, nag-red siya. Ayan guys, nagbi-blinking na nga siya. Ng red, blinking red na siya. So pag ganitong problema guys, yung blinking, ang common sira nito, automatic niyan backlight. Guys, yung ganito, yung blinking red. Pero minsan may encounter ako, anong ang problema niya, naman niya, ano lang, dahil nag-fluctuate yung kuryente, kaya nag-blinking red. So ang gagawin natin para malaman natin kung backlight or yung dahil lang sa supply ng kuryente. So gagawin natin, papasukin natin yung service mode nito. Kasi error yan eh. Lamp error yan, yung ganyan. Automatic yan, lamp error. Try natin i-reset. Pasukin natin yung service mode kung magkaka-display at mag-on yung backlight. So, eto guys, yung model na to guys. Ano to? Dito ay sa likod guys yan. Ang model nito ay ano, LC-40LE185M. So, ayan guys. I-ano ko na lang ito guys, i-backcamera ko para makita nyo yung ano, yung likod niya, pati yung ito. Hindi masyadong kita kasi madilim yung control sa likod. Ito yung model niya, yan. Yan o, LC-40LE185M. Yan yung model ng unit na to na Sharp. Tapos ito yung sa likod niya, yan yung pindutan. Yan, power button, tapos yung joystick niya, yan. Yan yung volume channel, tapos enter. So ito yung ano niya, controls. Tapos ang gagawin natin guys, pag hindi natin nakuha dun sa ano, kung talagang backlight yung problema, babaklasin natin TV pag hindi natin nakuha dun sa reset lang ng program. So ang gagawin natin guys, tanggalin muna natin to. Ang procedure guys, ganito. Tanggalin muna natin tong AC plug. Tapos ang gagawin natin, para mapasok natin service mode nito, magsasabihin natin pindutin yung power button at yung enter button, yan, sabay yan. Pag pindutin nyo yung sabay yan, tsaka nyo ipa-plug in yung saksakan. Tapos magbe-blinking yan ng red. Yan. Tapos pag nag-blinking ng red guys, bitawan niya yung power button. Tapos ang susunod sa joystick, up, down, up. Tanda nyo guys ha, up, down, up. Tapos enter. Pipindutin nyo yung gitna guys sa enter. Magbe-blinking red and green yan. Tapos pagkataas nun, hintayin natin lumabas yung service mode. So try natin guys. Ipa-front camera lang natin ulit para makita nyo. Kasi wala akong tagahawak dito eh. Kaya dinala ko na yung tripod ko. Ayan guys, ang gagawin natin procedure, pindutin muna natin yung power button at yung
scroll button, yung enter, yung gitna. Yan, tapos ipa-plug in na natin to. Tignan nyo na lang guys yung indicator. Ayan guys, nagbiblink na yung red. Pansin nyo. Tapos, pag nagbiblink na yan, up, down, up. Yan o. So, yan o, nagbiblink yung red and green na siya. Tapos, long press naman pagkatapos. Yan. So, yan guys, medyo may nag-iba dun sa ano, sa... Ano, hindi na ganyan yung backlight niya, pero parang may naaninag ako konting image. Yan. Natin guys, matapos yan. Yan o. Nagre-red and green na siya. Yan. Ayan guys, oh. Pag inilaban mo yan guys, may maaninag ka konting image yan pero walang backlight. Tapos tignan natin kung magbiblinking red ulit to. Guys, tignan natin. Kasi yan, oh, medyo may naaninag ako. Ayan, oh. Ayan guys, oh. Hindi ko alam kung anong pangalan to. Ayan. Tapos dito may image dito banda. So tignan natin yung display. Ay yung indicator kung magbabago. Ibig sabihin na, ayan guys, oh. Nag-red ulit siya. Ayan o, namatay. Ayan, nagbiblinking ulit siya guys. Ibig sabihin, ang problema talaga nito, backlight talaga guys. Ayan, problema niyan. Kaya ang gagawin na natin dito, babaklasin natin ito at i-check natin yung backlight. So, tanggalin ko muna itong TV natin dito sa wall guys. Tapos ilagay ko na doon sa lamesa na lang. Ayan, natanggal na natin yung cover ng TV. So, ayan, yung mainboard. Yan, maliit lang yung mainboard niya. Tapos yung power board. Wala naman tayo nakikita ng mga lumobong kapasitor. So, okay naman to. Tapos, ayan yung cover niya. Ayan. Tapos, ito ay, ito yung beacon board niya. Yan. Tapos, bubuksan na lang natin to guys. Yung ano, yung para makita natin yung backlight nito kung ilan yung punde. Ayan, natanggal na natin yung LCD panel, pati yung mga film, pati yung reflectorized film niya. So, ayan na yung backlight niya guys na ano, tatlong strip na may anim na LED bulb, yan. Anim yan, anim na LED sa isang strip, so bali ano yan, 18 pieces na bulb na lamp, yan. Itetest natin guys kung ilan yung pundi niyan. So, kuha tayo ng backlight tester. Tapos, power on natin yan. Pwesto lang natin na maganda yung camera. So, ito yung harness niyan. Yan. Ito. Ito ko na lang ilagay yung camera. Yan. Ito yung harness niyan. Ipupunta ng backlight. So, check natin kung ilan yung punde. So, walang umilaw guys. Pag ganito, baka pwedeng marami yung punde. Yan. Gagawin natin, off muna natin to. Tanggalin natin isa-isa yung mga connection. Check natin isa-isa yung strip kung ilan yung punde. Pwesto ko lang dito yung camera natin para yan, para maganda tingnan. Tapos tignan nyo na lang din yung backlight tester natin. Yan, nasa yan, 300 volts. So, check muna natin itong una. Hindi kita yung gandulo na yung ano, backlight. Yan. Check natin. To may polarity naman to guys. Kaya may papansin nyo naman. So, yan guys. Oh, isa lang yung umiilaw. Ayan, dalawa. Ayan, isa na lang. Tapos, itong isa, kumukurap-kurap. Ito, tapos yung kabila naman natin, dito wala.
yun, wala. Yung itong gitnang strip, walang may ilaw. So, yun sa dito sa may taas. Check natin. Ayun. May umilaw din. Ilang piraso. Ayun guys, so 1, 2, 3 lang guys yung umilaw. Ayan. Apat na. So marami pa lang pong dito, lalo na tong ano, nasa gitnang strip. Kaya ang gagawin natin guys, papalitan na natin lahat ng LED dito. Papalitan natin lahat yan. So, check natin kung ilang volt tayo kada ano, kada isang LED bulb para malaman natin kung 3 volts or 6 volts. Dati, check nyo rin yan guys lagi. Ayan. Tapos, dito tayo sa may ano. Itong umilaw. Kung ilang volts to. Kahit isa lang yung check natin guys na ilaw. Malaman natin. Para malaman natin kung 3 volts o 6 volts yung ginagamit. Ayan. Itong umilaw. Dito lang tayo guys. Sa isa. Ayan guys, 3 volts. Nakita nyo naman yan dito sa backlight tester natin. Ayan, di ba 300 yan, magiging 3 volts na lang yan. Kasi ano yan eh, auto-adjust yan. Ayan. Ibig sabihin guys, 3 volts. Yung ginamit na LED dito. And, so yun, palitan natin lahat. At hindi ko na ipapakita ko paano palitan ng backlight ito dahil marami naman tayong video tutorial. Hanapin nyo na lang yung iba, lalo na yung mga bago pa lang dito sa channel natin, hanapin nyo na lang para makita nyo kung paano nagpapalit ng backlight at kung paano yung tamang proseso. So, pakita ko na lang guys kapag ano, kapag napalitan ko na lahat. Ayun guys, napalitan na natin lahat ng LED beads. Ayan, ito yung luma, ayan, yung mga punde. Ayan, tapos ito yung mga bago. So, hindi ko pa nilalagay yung ano, yung lens niya, yung diffuser. Test muna natin ng ano natin ng backlight tester kung umilaw na lahat. So ayan, nakuha na yung backlight tester natin. Test natin kung umilaw na siya lahat. Isa natin dito sa taas. So ayan guys, meron na. Tapos sa yung voltahe, 17 volts, yan. Yan, 6 umiilaw sa isang strip, yung sunod na strip naman. Ayun. Yan, 17 volts din. Parehas lang, umiilaw na yung 6 na LED, tapos yung huling strip. Ayan. Umiilaw din lahat. Tapos, yan, exacto rin, 17 volts. Tapos, ikabit na natin sila lahat dito sa harness niya. Natin kung may ilaw na lahat ng sabay. Unulit natin itong backlight tester natin, tapos check natin. Ngayon guys, umilaw na lahat. So clear na, napalitan na natin lahat. So good na yung backlight natin. Tapos ayun yung voltahe na ano niya, yung volts consumption, yan 49.2 volts lahat. So, ayun, gagawin na lang natin dito guys. Pubuhayin ko muna. Tapos, kasi, pagpalit natin itong backlight, kahit okay na itong backlight natin, good na, hindi pa mag-blinking red pa rin to kasi error pa din yung nakalagay din sa program niya. May lamp error. Kailangan lang natin i-reset yung lamp error. Ito tungo ko sa inyo guys kung paano gawin. So, pasto muna ulit guys.
Ayan, nabuo na ulit natin yung TV. Tapos napalitan na natin ng bagong backlight. Ito guys, kahit napalitan natin ng backlight, kailangan natin itong i-reset. Kasi mag-error pa rin yan eh. So, papakita ko sa inyo guys. Sasaksak natin yung unit. Ayan. Ayan ako, ano yung indicator niya, standby. Ipapower on natin. Ayan, nag-green na. Ayan ang guys, lumabas yung logo. Check natin kung magtutuloy. Nag-red siya ulit guys, ayan o. Magbiblink ulit yan guys, kasi error yan eh. Kahit nagpalit tayo ng backlight, kasi kailangan natin i-reset yung error. Ayan, blinking pa rin siya. Yung indicator niya. Kaya ang gagawin natin, tatanggalin natin sa saksakan. Ayan, hintayin lang natin matapos yung blinking na yan. Bago natin ulit isaksak. Tapos papasukin natin yung service mode niya. So, ayun guys, wala na na. Naubos na yung ano, tumigil yung error niya. So, ang gagawin natin guys, pagsasabihin natin pindutin yung power button at yung select button yung sa joystick. Tapos, isaksak natin yung unit. Dapat magbiblink yan. Ayun guys, so, nagbiblink na siya. So, pag nagblink na yan, scroll up, down, up, tapos long press. Ayun guys. Tingnan natin lumabas yung ano yung service mode niya. So, yun guys, so lumabas na naman yung logo niya na sharp. So, ayun guys, yung lumabas, pero mag-error pa rin yan guys hangga't hindi natin napapasok yung service mode. Mag-error pa rin yan, mamamatay pa rin yan. So, gumamit tayo ng universal na remote. Pero ayun guys, oh, namatay ulit siya. So, medyo may repair ka pa into pag ganito guys. Ayun, nagbiblinking ulit siya. So, kailangan natin subukan ulit. Ayun guys, napalabas na natin yung ano, yung factory settings niya. Ayan, yung service mode. Ayan. Tapos, gagamit tayo ng remote. Ayan. Ano, papansin niyo yung error niyan, pupunta tayo sa page 911. So punta tayo sa page 911. Yun yung guys sa taas ah. Page 911. Or page 910 pala guys siya meron. Yan no, yung L error na yan, yan. Yung L error reset 5, gagawin natin 0 yan. Yan. Yan na. Tandaan nyo guys ha, pag napasok nyo na yan, punta kayo sa page 9, 10. Kasi 10 pages yan eh. So, doon tayo sa page 9, 10. Tapos, scroll, gamit natin yung universal remote ha. Punta tayo sa sa yan o, L error reset 5. Gagawin natin 0 yan. Nice. Yan, 0. Tapos, pag na-0 na natin yan, guys, punta naman tayo sa page 2. Yan. Sa factory init na yan, dapat Philippines yung nakalagay. So, gagawin natin Philippines, kasi dapat may Philippines yan eh. So, yan ang lalabas nyan guys. Pag ganyan ang lumabas, yan. Ang ginagawa nyan guys, kasi hindi siya naka-Philippines. Kasi galing, di ba galing ito sa ibang bansa, Dan? Galing kasi ito sa ibang bansa eh. Pinadala lang dito sa Pilipinas. So, baka yun yung default ng ano niya, ng tawag dito, yung factory init, yung initial, yun.
So ang gagawin natin guys, wag tayong gagamit ng remote pang off. Hugutin lang natin siya sa saksakan. Ito guys ha. Yan. Hugot lang. Tapos mga 30 to 1 minute. Pwede na yan. 30 seconds to 1 minute. Ipapower on na natin yan. So medyo matagal lang siyang kapain. Yung ganyang ano, nakatatlong trial na ako eh. Pangatlong trial ko, doon ko siya nakuha. Doon lang lumabas yung factory settings niya. Ayan yung service mode. Hintayin lang tayo guys ng mga ilang segundo pa. Tapos i-check natin kung magtutuloy-tuloy na siya. Dapat magtuloy-tuloy na yung guys pa ganun. So, okay na siguro yan, guys. May magti 30 seconds na. Sige, mga 10 seconds pa. Hintayin lang tayo, guys, para matest natin kung magtutuloy-tuloy na yung power niya. Kung hindi na siya mag-error ulit. So, yan. Pwede na siguro yan. Tapos, i-plug in natin ulit. Ayan. Tapos, ayan guys, oh, nag-green agad yung indicator niya. At tignan natin kung magtutuloy na. Ayan yung logo. So, lumabas na yung TV1. Ayan. Tignan natin guys, mga ilang segundo kung mamamatay siya ulit. Tignan natin. Tapos, punta lang tayo ng input. Ayan, input 1, tapos volume, try natin guys kung ano, ayan, volume, ayan. Tapos lagyan natin ng signal. So, wait lang guys ha. Ngayon, lagyan muna natin ng signal. Ngayon, nilagyan natin ng ano yan, yung TV Plus. Tapos, check natin. Input 1. So, wala siya sa input 1. Try natin sa input 2. Okay, balance. Ayan guys. Okay na siya guys. Hindi na siya namamatay. Off lang natin yung bana natin yung volume ba kasi may kumanta dyan, maka-copyright tayo. Ayan guys, okay na siya guys, hindi na siya namamatay. So yun lang ang problema niya guys, yung backlight lang. Tapos yung napalitan na natin ng backlight, pinasok natin yung service mode niya para ma-reset natin yung error. Yung, huwag niyong kakalimutan guys ha, kailangan niyong pasukin talaga yung service mode dyan para ma-reset yung error. Yung sa page 9, 10 siya kan nakalagay. Dahil galing to sa ibang bansa, walang nakalagay dun sa factory init niya. Blanco lang. Kung sa Pilipinas yan, may nakalagay na Philippines dito sa kanya, blanco. So, yun lang guys, yung procedure ko paano ma-reset yung error ng gantong blinking red na problema ng sharp na LED TV. Yan, sharp ACOS. Yan. So, sana may natutunan kayo sa ginawa natin guys ngayong araw. So, maraming salamat. Thank you.